What's up, mga kapapa Rudry Vlogs ko? Kumusta po ang inyong buong maghapon, ang inyong buong linggo? Kumusta po ang buhay-buhay, lalo na po ang mga driver na kagaya ko? Andito naman po tayo sa panibagong topic. To ay pang part 5 po ng license. Yung pag-aaral natin about sa license, ito po yung pang part 5. So, I hope so na nakakasunod po kayo sa mga nagiging topic ko. Lalo na po itong tinatopic ko ngayon na napakamasailan, ang about po sa license. Kaya sana po ay nakakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik. So ngayon, ang pag-uusapan natin guys is about sa condition. Condition ng license. Ayan. Kita niyo yan dyan, may nakalagay na condition. Gaano ba ka-importante ang condition? Gaano ba ka-importante na malaman mo ang patungkol dito? Napakalaking bagay po niyan sa parte po ng driver's license. Yan po ang pinakamasailang bahagi. Ngayon, malalaman nyo na hindi pala basta-basta ang driver's license. Non-professional ka man or professional ka man, may condition po yan. Kailangan alam mo para just in case na dumating ang oras na kailanganin mo yung condition na yan, may labang ka. Pero bago natin puntahan yan, kung ikaw ay ngayon pa lamang napadaan sa aking channel na ito, ngayon ka pa lamang naligaw rito, at kung nagustuhan mo naman ang aking mga tinatopic para sa driver's license na ngayon ay pang part 5 na, ay wala kang ibang gagawin kundi paki-subscribe ang channel ko and isabay mo na rin ang notification bell upang nasa ganun notified ka sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. And paki-like and paki-share din po sa iba upang nang sa ganun malaman din po nila gaano ba ka-importante ang tinatawag na condition na makikita natin sa likod ng ating mga license. So guys, eto ang license ko. Yan. Makikita nyo dyan sa ibaba, may nakalagay dyan na condition. So, ang nasa likod nyan, dun mo malalaman kung ano-ano ang mga condition na iyon. So, meron siyang condition E hanggang letter E. Letter A to letter E na condition. So, isa-isahin natin ano-anong mga condition ito at gaano ka-importante ang mga condition na ito sa ating pagmamaneho pagdating ng oras na kailangan na natin. So ayan, nakikita nyo sa may bahagi ko na ang ano ang mga condition na iyan. So ang condition A is wear eyeglasses. Ito po katulad nitong sa akin, pero meron tong tinatawag na depende sa sitwasyon. Kung kaya mo rin naman na walang sunglasses, pwede mo pong i
pabago yun. Kasi kapag ikaw po ay minedical, titingnan dyan yung unang-una sa mata mo eh. O diba nabanggit ko na yan, mata, pandinig, ano yan, itetest yan sa iyo. Ngayon, depende doon sa naging test sa'yo ang paglalagay nila ng condition. So let's say, ikaw ay mahina pala ang paningin doon sa medical ay nalaman na nila. As usual, ang ilalagay dyan ng magbibigay sa'yo ng resibo is condition A. Ibig sabihin, kailangan mo ng eyeglasses na katulad nito. Pero ako po kasi, nakipagkasundo ako doon sa nagbigay sa akin ng license na wag niya nang lagyan ng condition A. Bakit? Ano ang dahilan? Ba't hindi ko na pinalagyan ng condition? Kaya ko naman pong mag-drive ng walang salamin. Ngayon, kung sa tingin mo talaga hindi mo kayang mag-drive ng walang salamin, palagyan mo po. Kasi, bakit? Dahil po, once na dumating ang bagay na ikaw ay naaksidente at ang dahilan ay ang paglabo ng mata mo o ang malabo ang mata mo at kailangan mo ng eyeglass at wala ka namang eyeglass or may eyeglass ka pero wala dito sa condition ng license mo, may kaso ka po dyan just in case na nakadisgrasya ka o nakapatay ka. Bakit? Hindi mo kasi dyan pwedeng idahilan na ikaw ay malabo ang paningin. Bakit? Eh pumayag ka eh na condition eh ang ilagay sa ano mo eh. Sa license mo eh. Sa condition eh. So ibig sabihin, pumayag ka na magdadrive ka dapat nang ikaw ay naka-eyeglasses. Nasusundan nyo ba? Pag ganyan kasi guys, na walang condition itong license mo sa baba, nagpalagay kanan, at dumating ang oras, kahit pa nga sa mga sinasabi kung ikaw ay sadyang ang kokotongan, halimbawa ng mga mangungutong ng mga enforcer, kaya ka nila dyang anuhin eh, halimbawa na fishing expedition ka, ibig sabihin ng fishing expedition, paliliwanag kaya sa susunod, na fishing expedition ka, wala sila makitang ibang violation, sa license mo, pwede ka nilang ano dyan, gawa ng violation dyan. Titingnan lang nila kung may condition yung license mo. Kung may condition, titingnan nila sa parte ng bahagi ng iyong. E paano kung ang condition ng license mo ay condition A, wearing eyeglass. Tapos, wala kang eyeglass. So, kaya ka nila doong gawa ng violation. So, hindi ko lang alam kung anong violation, pero yun po yung ano doon, magagawang kanilang violation. And natural, ikaw ay makikipag-arreglo na. So, pera na yan, di ba? Ganun lang yun. Mautak sila, dapat mautak ka rin. So, meron dito yung letter B, drive only with special equipment for upper limbs. Drive, yung C naman, drive only with special equip for lower limbs. So, hindi ko to siguro hindi naman ito ganun ka-importante. Pero itong letter D, importante po ito. Daylight driving only. Yun. Letter D. Once na merong restriction code ang license mo na letter D, hindi ka po pwedeng mag-drive ng gabi. Dahil, once na ikaw ay nahuli ng gabi at nakita ang condition ng license mo, kung mabusisi ang enforcer, natural, may kaso ka. Kasi, ang kinuha mong license, may condition letter D. Ibig sabihin, daylight driving ka lamang. Nagda-drive, hindi ka pwede ng gabi. Eto, meron pa. Condition letter E, accompanied by a person with normal hearing. So, ibig sabihin,
meron kang problema sa pandinig. So, hindi ka pwedeng mag-drive ng ikaw lang. Kailangan kang samahan ng may ayos ang pandinig. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng idahilan na kapag ikaw ay naka-aksidente, ay mahina ang pandinig mo. Bakit? Nakikita sa license mo, may condition ika. Ibig sabihin, kailangan kang samahan ng mga malalakas ang pandinig na tao. Ngayon, talo ka ng dati kung ikaw ay makaka-aksidente dahil hindi mo sinunod yung condition ng license mo. So, I hope so guys na ako ay nakapagbigay sa inyo ng impormasyon patungkol dito sa tinatawag na condition sa ating driver's license. Ngayon, tanong ko sa'yo, may condition ba ang driver's license mo? Ito rin ang tanong ko sa'yo, sinusunod mo ba ito? Dapat mo pong sundin kasi kapag hindi mo yan sinunod, yun nga po, hindi natin inaasahan na aksidente. At kung ang aksidente ay nangyari dahil sa kondisyon mo, ikaw po ang talo. Ikaw po ang magkakakaso. Bakit? Kasi alam mo nang may kondisyon yung license mo, hindi mo pa sinunod. Kaya kailangan, alam mo po ang kondisyon na yan. Ngayon, kung ipatatanggal mo, yung kondisyon na yan ay panindigan mo. At saka, ang mga LTO personnel, alam naman nila kung kaya mong kung dapat mong tanggalin o hindi. So ako kagaya ko nang ako ay kumuha ng license kasi sa non-professional ko ay condition A at talaga ako ever since pa lang condition A na ako. So nilalagay nila sa susunod kung ano is condition A pa rin nung ako ay nagpa professional na. So sabi ko, sir, wag na po kasi kaya ko namang mag-drive nang walang salamin. Actually, kaya lang ako nagsasalamin dahil sa yan, pagbabasa. Pero sa mga tinatawag na yan na pagda-drive, kaya ko po. Ano pa naman ang aking paningin? So, pwede akong mag-drive nang walang salamin. Pwede ring meron. So, kailangan ko lang na pag-ingatan. Kasi dahil baka mamaya ay maka-aksidente ako at ang maging dahilan ay malabo ang paningin ko, may kaso ako kasi wala namang condition dito sa license ko. Bakit hindi ko pinalagyan? O bakit hindi nilagyan? Mga something ganun ng mga katanungan, di ba? So kung kayo may katanungan pa patungkol dito sa driver's license, wala ka pong ibang gagawin kundi just leave your comment down below at kung kaya kong sagutin ay sasagutin ko po iyan. At kung sakali namang hindi, pasensya na po kayo dahil ganun talaga. Kung hindi ko naman alam at hindi ko na experience, hindi ko po yan sasagutin. Baka mamaya mas alam nyo pa pala, ibas nyo pa ako. Sabay ganun no? Kung ikaw ay na-entertain or ikaw ay may natutunan sa aking tinapik ngayong araw na ito at nagustuhan mo yung aking pagpapaliwanag, at kung hindi pa kita kadikit, hindi pa kita kaibigan, o hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, so wala kang ibang gagawin, paki-subscribe ang channel ko and isabay mo na rin po ang notification bell upang nang sa ganyan ay notified ka sa lahat ng mga video yung gagawin ko pa. And paki-like kung nagustuhan mo po ang video ito and paki-share din po sa iba upang nang sa ganun ay malaman din po nila ang patungkol dito sa condition na ito. So paano? Andito naman po tayo sa ating paulit-ulit na paalala. Sa kakulangan ng kaalaman, disgrasya o aksidente ang ating maaring kahantungan. Kaya po, narito ang aking channel
upang makatulong sa inyong mga nakukulangan ng kaalaman. Sana po ay tangkilikin po ninyo ang aking mga itinuturong ito. Paano? This is your Papa Rodrigo Vlogs. Nagsasabi po sa inyong hasta la vista, baby. See you on my next vlog. God bless. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Bye-bye. See you on my